Sige, ko na sa inyo yung mga causes. Number one, very basic to katabi disa, bakit tayo nagtatae? Diarrhea, LBM, whatever you call it. Number one is dirty food, katabi disa. Siyempre, kapag marumi yung pagkain, di ba? Okay, kasama na dyan, siyempre, pag marumi pagkain, usually, ano yan eh, marumi rin ang kamay mo, di ba? Moving along, dirty food on the list first. Second, pwede rin yung mga spoiled o kaya mga napanis sa pagkain. Di ba po, katabidistas? Kung meron kayong mga, yung mga na-over, ano nyo na, overstock sa bahay, or you weren't able to preserve them right, the right way, I mean, eh, pwede yung mapanis, katabidistas. Alright? Moving along. So, meron na tayong maruming pagkain, panis sa pagkain. Number 3, pwede rin food allergy, katabi disa. Siyempre, reaction ng katawan mo. Sometimes, di ba, we're not used to eating like this. For example, yung ibang tao, hindi sanay kumain ng isaw. Hindi sanay kumain ng mga turo-turo. So, sometimes, pwede sila magkaroon ng diarrhea. Okay? Moving along, katabi disa. Stick around. Meron pa tayong causes. Siyempre, marami yan eh. Pwede rin to, yung gastroenteritis. Diba? Pwedeng magkaroon kayo ng ganyan. Pwedeng yan ng sanhi. Ito, isa pa. Pwede natin isama yung, alam mo yung mga tolerance yung nga. Yung parang ganun din sa nasabi ko kanina pag hindi kayo sanay. Diba? Or may problema kayo sa, kagaya nito, yung lactose intolerance. Diba? Pwede kayong magka-diarrhea dahil nga sa symptoms. Dahil sa cause na ito. Okay? Meron ding ito, yung hyperthyroidism, katabi distas. Meron pa. Siyempre, yung ulcerative colitis. Pwede rin yan, katabi distas. And last one, yung dyspepsia. Okay, yan yung mga ilan sa mga symptoms, causes ng diarrhea, katabi distas. Pero ito, very common talaga, again, yung maruming pagkain, tsaka panis sa pagkain. Kadalasan kasi nga, yun nga nagiging sanhipo ng diarrhea. Alright? Meron pa in addition, isama na rin natin pala, kapag yun, umiinom ka katabi distas, pag inom ng alak, I mean alcoholic drinks, diba? Kasi minsan yun, kapag hindi nga rin sanay ang tiyan mo sa isang pagkain o inumin, eh pwede kang magkaroon ng diarrhea. Alright? Pwede rin yung ano, yung for example, kapag nag-overdose ka rin ng gamot, diba? Alam mo naman nag-overdose ng gamot, diba? Yung inom pa ng inom na dapat hindi mo naman iniinom. Diba, pwede maging reaction yan katabi distas. Okay, again, yung iba't ibang uri ng gamot, I mean, na in-overdose mo. O kaya naman ito, masyado na itong internal, pero ito yung tinatawag na bacterial infection. Okay, kapag may mga, ayun nga, may mga iba pa kayong nararamdaman sa loob ng inyong katawan. Okay, pero of course, with regards to that, some other time we would be talking about it deeper. Okay, in the meantime, i-share lang natin muna yung mga basics ng pagkakaroon ng diarrhea.